Ngayon guys ay magluluto tayo ng adobong pusit. So ito na ang ating mga kasangkapan. Meron ako ditong 1/2 kilo ng pusit. Na ay linisan muna natin ng pusit. Dito sa may bandang ulo ng pusit, may makikita tayong corona dito. So tanggalin lang natin to. Then, kukunin natin yung ata. I-separate natin siya. So, ito na guys ang ata ng ating pusit. And then, itong Sprite ay magiging sabaw ng ating pusit. So, ilagay lang natin to sa lutuan at lagyan natin ng tanglad. And then, pakuluan. Prepare din natin yung ating mga sangkap. So, nag-chop ako dito ng garlic. So, ayan guys, kumulo na siya. So, dito, lagay ko na yung ating pusit. Kahit isang kulo lang siya guys, okay na siya. So, i-separate natin yung pusit at yung sabaw. Itong sabaw hindi natin ito itatapon kasi mamaya gagamitin din natin ito. So ito, ready na rin ang ating kasangkapan. So dito lang ako magluluto sa rice cooker dahil wala pa rin budget pang gas. So ito, nilalagyan ko na siya ng mantika. Initin lang natin ng ating mantika. Mainit na ang mantika, so gigisa ko na ang bawang. Then, yung white onions. And then, yung siling haba. I-toast muna natin to ng konti itong mga spices na to bago natin lagyan ng sauce. Mga 3 kutsara ng suka lang ang ilalagay. And then soy sauce. Ito yung ata ng pusit.
gigisahin natin itong ata ng pusit para magiging malasa siya. Ito rin yung sabaw kanina, yung may Sprite at may tanglad. So, pakuluan muna natin ito ng isang kulo bago natin ilagay yung pusit. Ayan, kumukulo na siya. So, lagyan na natin ng ating main ingredients. So, dito guys, yung ating pusit ay mas lalong lumiliit. Isali din natin yung tanglad para mas magiging mabango. So, hayaan lang natin itong kumukulo guys ng medyo mga 30 minutes hanggat yung sauce niya ay kumonte or mag-absorb sa ating pusit. So, ayan. Kumunti na kanyang sauce. So, eto na guys. Luto na ang ating adobong pusit. Medyo lumiliit yung ating mga pusit. Pero, extra tasty at spicy ito.